Magiging mabilis ng biyahe ng ating mga kababayan mula Manila patungong Caloocan sa oras na matapos ng NLEX Connector Caloocan-Espanya Section. Kahapon, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng naturang proyekto na ani ay magiging alternatibong ruta para sa mga motorista. Si Alan Francisco Saditalye. Rise and shine, Alan. Porsigido ang administrasyong Marcos na mapadali ang biyahe ng mga motorista. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pagbubukas ng first section ng North Luzon Expressway Connector mula Caloocan patungong Espanya sa Maynila. Ang 5-kilometer elevated expressway ay inaasahang makatutulong upang maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Partikular na matutulungan nito ang mga manggagaling at lalabas ng Camanava area. Once completed, this connector shall provide another alternate route that will reduce travel time for our motorists. Nagtitingin lang kami kanina nung sinabi Manila, Caloocan will be 5 minutes. Sa buong buhay natin, never pa natin nakita yung 5 minutes na galing Caloocan hanggang Manila. Baka yung ating pangarap ay matupad na. Ang Caloocan-Espanya section ng NLEX Connector, kasama na ang Espanya Magsaysay section, ay magkokonekta sa NLEX at South Luzon Expressway. Higit 23 billion pesos ang halaga ng proyekto, kasama na ang right-of-way acquisition na siyang lilika ng integral part ng Luzon Spine Expressway Network at magiging bahagi ng Philippine High Standard Highway Network. Oras na makumpleto ang 8-kilometer 4-lane at all-elevated toll expressway NLEX Connector Project, laking ginhawa ang maibibigay nito para sa mga motorista. Sa traffic, makakaiwas sa traffic. Tsaka mas mabilis yung biyahe, mas mabilis puntahan, malaki yung natitibid mo sa oras. Mapabibilis din ito ang galaw ng mga kargo at produkto mula sa north tungo sa south area, lalong-lalo na ang mga manggagaling sa Port of Manila. It will provide great relief to the logistics sector since there will be an alternative route for truckers who wish to avoid the congestion in the main roads within the metropolis. Samantala, pinasalamatan naman ng Pangulo ang DOTR, DPWH, LGU at NLEX Corporation dahil sa pagtulungan sa proyekto. Kasabay naman ito, may panawagan din si Pangulong Marcos sa mga in charge o sa mga nakatutok sa proyektong ito. Try very hard, as we all do, to stay within the target time frame. Although your success rate in this regard is exemplary, avoid unnecessarily delays and finish the project as scheduled so that the Filipino people will be able to reap the benefits as soon as possible. Tiniyak din ng punong ehekutibo na patuloy ang pagtatayo ng highly interconnected road network sa bansa na inaasahang magpapalago sa ekonomiya. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.